Ito ang inyong balitang naglalaman ng pinakamainit na mga isyu sa ating bansa. Sa wakas, nagbukas na ng kanilang mga bibig ang mga army at general at dinala na nila ang mga ebidensyang magpapatunay umano sa katiwalian ng Pangulo na si Cutting Jr. Ayon sa mga ulat, ilang batataas na opisyal ng militar ang naglabas ng kanilang testimonya at mga dokumento na umano'y magpapatunay sa mga anomalya at katiwalian sa administrasyon ni Pangulong Cutting. Ang mga ebidensyang ito ay kinabibilangan ng mga kontrata, resibo at mga dokumentong pinansyal na nagpapakita ng umano'y paglustay ng pondo ng gobyerno. Sinabi ng mga ilang opisyal na matagal na nilang nais ilabas ang katotohanan, ngunit natakot sila sa posibleng kaglabasan nito. Sa kabila ng mga aligasyon, maring itinanggi ng kampo ni Pangulong Cutting ang mga paratang na ito. Ayon sa kanilang pahayag, wala umanong katotohanan ang mga akusasyon at isang bahagi lamang ito ng paninira ng kanyang mga kalaban sa politika. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang magiging tugon ng pamahalaan at ang posibleng imbisigasyon sa mga isyong ito. Patuloy ang aming pagbabantay sa mga susunod na kaganapan upang maihatid sa inyo ang pinakabagong mga ulat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Future, huwag ipakita yung disrespect sa office of the president. No? Eh, pwedeng hindi ka sangayon sa KBBM, hindi ka sangayon sa KBP Sara, hindi ka sangayon kay Gibo. Eh, putya, kasi Gibo, marunong ka pa, hindi ka naman talaga na gano'n, nagsundalo eh. Walang ganunan, personalan na yon. Trabaho lang tayo, chain mo command, yun yung ano doon. Now, nainis ako doon sa malicious sa intent nung ano nung balita. Doon ako nainis. Na kasi bakit yung organization ay idadamay ninyo? Bakit palalabasin ninyo na ganun yung ano yung balita, no? Nakakainis yun. Kaya nga motibo, timing, yun yung question eh. Ano yung motibo, ano yung timing? Ano yung intention talaga na at 20 merong rally, 22 may zona, tapos naglalagay ng may nag-walk out na 3-star, mataas na, ibig sabihin walang laban ng chief of staff, nag-walk out na yung mga general niya, kasi si ang implication na si Browner bayaran, kaya yung mga iba hindi na natiis, sila walk out na. Ano, alam niyo yung gumawa ng ganyang balita, masyadong hindi totoo. At kung totoo nga, sabi ko sa inyo, at nangyari man talaga yan, Omet Browner, advice ko lang sa iyo, you relieve everyone. Huwag kang matakot, you relieve everyone. Because hindi natin kailangan sa institusyon natin na pagkaganyan ang utak ng mga next ranking ng mga tao, ay may nagbabadyang gera, ganyan tayo. Hindi pwede. Kaya nga mas naniniwala ako na fake news, no? Eh sinabi na nga ng mga sakristan ng simbahan no? Sinabi na nga na sampare, isang madre nagsalita. Oh. Di ako nagbibiro, talagang mukhang pare yung isa, yung maamo bang mga mukha, hindi mukhang malisyosong mukha, tapos noon yung isa mukhang madre. Mukhang hindi makapatay ni Pis. Tanggalin mo yung mga uniforme niyan eh. Parang mga ano na nga eh. Mga hindi magsisinungaling. At ang ano doon, sinabi nung ni Padilla na nandun siya mismo. And I believe her. Bakit natin pipilit na ano na nagsisinungaling sila? Bakit sasabihin na hindi totoo? Okay. At sinagot ko na, kung totoo man yan at nag-walk out, at kung mangyari man yan in the future, the chief of staff, kung ako man yon, kung ako ang chief of staff, no? Sorry, hindi ako eh. Kung ako ang chief of staff, lahat kayo relieve sa akin.
Kung kahit 3-star ka, kahit kayo mag-ipon-ipon, putang tado. Hindi pwede yan. Sana magan. The armed forces should be solid. The armed forces cannot be political. The armed forces should stay intact kasi may nagpapadyang gera. Hindi pwedeng yung magpapalakasan tayo ng pasigaan tayo. Kaya pataasan ang ihi. Oh, hindi ka tama sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi. You wait till you become. No? You give the chief of staff the leeway as he will give you the leeway also. Kaya nga tinatanong kunyari mga commander, anong palagay nyo? And we know how it works. Ano palagay mo, sir, ayoko. Ano palagay mo, sir, ayoko. O sige, magde-decision na ako. Gusto ko eh. O sino, anong gagawin natin? Gusto ng chief of staff? O gusto ng commander-in-chief? O gusto ng ano? Eh paano? Ang pwede ninyong gawin, mga subordinate commander, pagka ganun na hindi kayo sang-ayon, can I speak, sir? Permission to say something, sir. Sir, pwede ba natin kunin yung consensus ng lahat ng mga official dito, lahat ng mga commander dito, para makita lang natin ng malinaw kung ano yung sentimiento ng bawat isa. I insist, sir. I insist. O, sige, kunin. Ayaw. Ayaw yung proposal, kunwari. Ayoko magawa ng example, baka mamaya eh, makuta ko eh. Kunyari, yung West Philippine Sea na yan, yung delivery na naman, no? Pahandal nyo na lang kasi sa mga GNT delivery. sa mga LBC, no? Pa-deliver nyo na lang yung supply. Baka makakarating pa eh. Eh ngayon, siguro ang proposal sumabay yung mga allies natin. Oo, magandang idea. Kaso nakakahiya naman tayo, no? Parang kinakailangan pa natin ng ibang bansa na tumulong sa resupply lang, mission ng AFP. Okay, kunyaring, wag na muna mag-resupply. Baka, yun ba yung tanong? Kinakailangan, wag na muna mag-resupply kasi magsusona na eh. We cannot afford an incident. Pwede ba sa susunod na resupply ang gawin yung resupply 2 buwan? Para hindi man matuloy yung resupply, meron pa na 2 buwan? O kaya gawin nyo na 3 buwan? Di ba? Pang-emergency ba? Para hindi yung buwan-buwan ganyan. So para pwedeng erratic, and then you just maintain the record ng how many days of supply, kailan kayong umabot kayo ng 30 days, okay. Umabot kayo ng 45 days, umabot kayo ng 46 days o 50 days. Ang supply ninyo, 70 days eh. 2 buwan. So anywhere, pwede kayo mangano. And then, kung ilang pa yung natitirang balance eh, plus yung resupply ninyo na kunyari 70 days, that makes it 100 days. O, pang-3 buwan yung ano. Yung ganun ba? Hindi masisira ang bigas. Hindi masisira yung mga ano. Ngayon, meron sila yung perishable, mga karne, etc. Okay, dahil yun yung extrahan nyo na, pati yung mga gasolina nila, everything. Para hindi naman 1 buwan, para hindi predictable yung ating supply ek-ek. No? Okay, kunyari, consensus. Sir, ayoko. At nagsabi, hindi, gusto ko eh. Ako masunod. Marunong pa kayo. Di ba? Pero yung tatayo, magwa-walk out, permission to leave, naihi lang siguro yun. Parang ako nun, Naihi o mag-yosi. Atat-natat, gustong-gusto mag-yosi na. Okay, merong tatawagan. Hello, honey, wag na muna. Mag-meeting pa kami. Wag mo kong kulitin. Hello. Okay, yung karida, tumatawag, no? Hello, dear. Mamaya na. Baka malasin ako. Pero kidding aside, yung ano na yon. A three-star general won't do that. Why? Pangalawa, nakatutok na siya. 3-star na eh. No? Malapit na magpensyon yung tao. Ba't ka magwa-walk out?
parang sinapalaran mo yung lahat ng pinaghirapan mo sa armed forces, tapos nun, kung di kaya, pwede kang contender for another command position or probably ma-retire ka talaga, edi magpensyon ka. Gusto mo maharang yung pensyon mo for insubordination? Mag-walkout ka? Hindi, doesn't work that way sa AFP. That's why it's more of fake news. Naniniwala ako ng fake news. Sayang nga, hindi ako nakaplug kahapon para na-timingan Okay, ano pa yung gusto kong reminder. Kung totoo nga yan, ayan, sinabi ko na. At ako yung naging chief of staff, kung totoo man yan, i-relieve ko yan kahit sino. I don't care kung 100 kayo. I-relieve ko kayo lahat. I am still the chief of staff and it is still my mandate na to be responsible for what the unit does or institution does or fails to do. In this case, merong disagreement, may ugong-ugong, you stop it right away. Pero advice sa chief of staff, ang ano dyan talaga, you maintain that rapport within your officers kasi kinakailangan bumubuo yung organization. Hindi pwedeng mag-bickerings, hindi pwedeng it's a test of leadership, no? Kaya nga, kung may disagreement, alam mo kung ano yung disagreement. And then, after the conference, kausapin mo diretso yung tao. Hindi yung after the conference, ako na yung nasunod, and then bye-bye, good luck, wala na. Hindi, doesn't end there. Yung totoong leader, pagkatapos ng conference, training, pwede ba kitang kausapin? O kung niya, sino ba yung mga service commander? Pwede ko ba kayo kausapin? But parang ang pakiramdam ko nega kayo. O, meron ba kayong sa akin, issue sa akin? Feel free. Mga pimeyer naman tayo . O, mga nag-abot naman tayo. Isa pa yun ha, nag-abot. Alam niyo yung utak ng tao mula nung squadmate, di ba? Squadmate, yearling, kau first class year. Alam niyo tas nagkasama-sama pa kayo sa bakbakan, nagkasama-sama kayo ko sa assignment o nadidinig ninyo at nagko-cross kayo ng landas once in a while in your stint na 30 years sa armed forces. Tapos bigla kayo mag-walk out. Yung ganun ba? Hindi nga tama . Something's wrong do sa balita. Kaya nga nandun yung respeto sa armed forces, yung institusyon. Nandun yung disiplina. Respeto sa commander, disiplina, respeto sa institusyon. You do not just do that for the sake of doing that na gusto mo, and then maraming nakakakitang sundalo, may magre-report niyan, given our SOC Med XX, ma-pick up yan, may magbarites, and then biglang, Kaya nga, mas tingin ko, malisyoso yung dating nito . Malisyoso . Parang the intent was really to give the public the ma-pick up yan, and then ma-vlog yan, and then magbigay ng maling pag-asa, false hopes, sa mga tao, para pagdating ng rally, dagsaan ang tao kasi hinugna ang armed forces na mag-withdrawal support na siyang inaasahan ng mga tao. Mga kababayan, ang sa akin, huwag niyong asahan yung armed forces na mag-withdrawal support. Ang asahan ninyo, yung sarili ninyo. Kasi kung kayo, gagawa kayo ng isang bagay na maisog, kunwari, gusto ninyo na talagang palitan si BBM. Palitan ninyo si BBM na huwag kayong umaasa sa Armed Forces of the Philippines. No? Huwag ganun. At saka hindi ako sang-ayon kasi, sorry ha, pero hindi ako sang-ayon na
mag-i-initiate ng palitan ng gobyerno, ng mga player sa gobyerno na nagsimula sa kasinungalingan. Hindi ah, count me out. Ayoko nang ganon. Ayoko nang gagamitan. Ayoko nang gamitan. Ayoko nung mga tao eh, papaasahin na naman. Ayoko nang ganon. So, malinaw. Yung mga magagalit sa akin, magalit kayong gusto ninyo, eh no ngayon. Di ba? Eh no ngayon, sinasabi ko lang, real talk. A three-star general will not walk out. That's improper. Ano yan, show? Para makita ng lahat, nasiga siya, bida siya. And then what? Sa akin, kung ako yung chief of staff nga, tanggal ka. Ano pa, tarantado, yung ganun ba? Hindi mo respetuhin yung 4 dito. Hindi ko respetuhin yung 3 mo dyan, yung 3 dito na estrella mo, o 2, o 1. Mga hayop kayo. Eh dapat pala, nung plebo kayo, pinagsasapako kayo eh. Yung ganun, dapat. Hindi nangyayari yon. Kasi, ano yung armed forces eh, nandoon yung respeto. Long gray line nga eh. Kaya nga yun yung mali eh. Long gray line, PMA year. Pero kita nyo yung dating kasi dun sa info, no? Na mga PMA year, courage, integrity, loyalty, doesn't work that way. Yung courage, integrity, loyalty, motto lang yon ng PMA year. Courage, integrity, loyalty, and you're not even sure that the PMAers all believe in that. Yung, sorry ah, pero real talk lang. Eh yung iba nga, nabura na yung integrity eh. Oh. Yung courage, yung iba nga, duwag eh. Oh. Yung loyalty, yung iba nga, kung kani-kanino yung loyalty eh. Hindi nga sa taong bayan eh. And then, courage, integrity, loyalty. Bakit? Para makonsensya yung mga ibang PMAer. Kasi may na mga nag-walk out na, pinalalakas mo yung loob ng ibang PMAer na lumabas na kayo at kumampi na kayo kung saan. Pangit yung ganun. Because it is starting with a lie. Hindi tama eh. If you want to bring down Marcos, you tell the truth. You do not use people. You wait for the opportunity. You wait for that moment that people want him really out of office. At kung inabot siya ng susunod na eleksyon, so be it, ganon. Kung inabot siya na hindi siya nagpa-drug test, bangag. Ang putrag is kasi, eh nag-withdrawal of support ako eh, hindi man kayo pumirma o magsisi kayo. You do it properly, hindi yung, you do it with a lie. Sorry ah, sorry. Panay-ngak-ngak eh. Tapos nun, wala naman. Hintayin nyo magsalita si Inday. Kung anong sasabihin niya. Kung sinasabi niya ganito, ganyan, then let her stand up and let her lead. Hindi yung nag-aakma kayo na maglilid kayo, and then mamaya, yung pinuno, ayaw. Ayan, kaganyan. The same line of thinking. Maglilid din 3-star. Kasi yung pinuno, ayaw eh. Can you just give that little respect dun sa commander? Can you give that respect kay Inday? Can you give that respect dun kay Omet Browner? Let them decide. Let them represent what they should represent. Let them lead kung gusto nila. Huwag niyong pangunahan, mga taong bayan. Huwag niyong pangunahan. Yun yung sa akin. Hirap ng leader kasi sakit sa ulo. But Omet Browner should be able to lead the armed forces, make everyone believe him, no? That make everyone believe the institution, believe what the institution stands for. Kahit hindi na kayo maniwala kay Omet Browner, wag na. Maniwala lang kayo doon sa institusyon. And that is good enough already. Yung armed forces, hindi yan para sa kudeta. Yung armed forces, hindi yan para pagkakinonsunadang palitan yung gobyerno, mag-walk out yan, etc., mag-strike yan. Tapos na tayo doon. Hindi na ganun yung armed forces ngayon. At pag tayong bumalik sa ganun, not when we are faced with a superpower
na nagbabanggaan, no? Not when there is that possibility of war. We cannot afford a broken down armed forces. We cannot afford na magwatak-watak. At kayong mga taong bayan, huwag naman yung i-coerce o ilalagay ang armed forces in a situation na parang gusto nyo maghati eh. Anong gusto nyo, civil war? Ito, politika na naman tayo eh. Politika na naman eh. Tignan nyo yung sa Amerika. Dahil sa political bickerings nila, naapektuhan yung utak ng isang 20 anyos. No? 20 anyos oh. Na upakan si Trump. At mga Americans nag-aaway-aaway. Hindi ka ba nakikita yung pwede mangyari sa atin na dahil sa dalawang political pamilya dahil lang sa kanya-kanyang style yan, magaganyanan. Kung may problema kay BBM, sabihin niyo yung lahat ng problema, sabihin niyo ebidensya, pero walang yung ano kasi, ala, panay mga ganun eh, kasi panay mga ingay eh. Tapos aasa kayo sa armed forces na mag-withdrawal of support. You let the armed forces be, huwag niyo ipe-pressure. Huwag niyo ipe-pressure. Tsaka huwag niyo dadaanin sa ganyan na mga balita. They have enough already in their plate. Hindi biro-biro yung China eh. Hindi biro-biro yun eh. Kung ako lang nga eh, sampo lang ko na yan eh. Mga inchik na yan. Para matauhan sila eh. Pero yung ang problema kasi natin, mga politiko natin eh. Mga politiko. Again, walang funding, walang supplemental budget, walang ano eh. Panay mga ganyan kasi eh. Panay mga politika. Meron ba ako na miss out? So, ang advice ko lang, nasabi ko na, kung totoo yan, kung totoo man yung balita na yan, at pinagtatakpan lang, at trabaho nilang pagtakpan, which I doubt, kasi hindi naman mukhang nagsisinungaling nung nagsasalita sila. Nitignan ko eh, yung facial expression nila, no? Hindi naman mukhang nagsisinungaling. Parang ang madre si Padilla, tsaka si, parang pare, si Trinidad. Honest yung dating, So, in fact, pa nga sila eh, may respeto pa nga sila kay General Macanas eh. No? May respeto. You see yung hindi guys sa PNP eh, kasi hindi nga nila nakasama eh. Binanatan si Maki ng kaso. Ito eh. Mag-ingat lang tayo. Mga ganun pang salita ng mga spokesperson. Kaya nga, maraming salamat sa ninyo, sa attempt ninyo na maging very cordial, Maraming, nandun yung courtesy, nandun yung respeto, no? Basta talagang hindi tama yung three star, you reach the trunk, meron kang rapport with the commander, chief of staff, may rapport ka. Hindi nangyayari yun talaga eh. So, merong maling interpretation o merong nag-create ng ganong problem, balita, masyado na eh. At saka pagka kayo, parang di kayo makuryente, no? Tanongin nyo, sino? Pagka sabihin yung pangalan, hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi, de fake news nga. Sabihin nyo yung pangalan para puntahan mo yung tao na nag-walk out. Pwede ba kitang tanongin, pwede kitang interviewin, bakit ka nag-walk out? At sino-sino pa yung mga nag-walk out? Di ba? Mabe-verify. Pero yung balita kasi, unverifiable. Wala yung pangalan eh. Kaya nga, malisyoso eh, yung dating eh. Obvious yung intention. Obvious. Nasa magkaroon ng people power siguro. So, inaano yung tao, kinukondisyon yung tao na, yan ha, 3-star na yung nagwo-walk out ha, 3-star na. Pwede na. Kasi kung si Browner at ayaw man mag-walk out at sip-sip buto or loyal sa
Commander-in-Chief o bayad na, kuno, no? Yun yung mga banat ng iba eh, kung manira eh, na dapat sinasagot ng AFP. No, because they are trying to malign the commander ng AFP, Chief of Staff. No? Eh, nagsawa na rin ako kaka-vlog noon, noon pa na binidepensahan ko si Omet tsaka yung sa PNP eh. Na bayad-bayad daw eh, sinasabi ko. Sinasabi ko nga minsan ano eh. Na anyway, dapat responsibilidad ng ano ng AFP sa lagi ninyo kung ano yung sinasabi ng unit. At ngayon, kunyaring may sinasabi ang taong bayan kay BBM, responsibilidad ng press na secretary sa Malacañang sa lagi ninyo. Ngayon, kung mayroong sinasabi tungkol sa droga, bangag ang presidente, tumitira ng droga, ang pinakadabes talaga yan, mag-drug test siya. Hindi yung kung ano-ano pinagsasabi. Diba? Kung ang issue sa kanya eh, yung asawa niya, abe, ipakita ninyo na walang ano yung asawa. Walang kinalaman yung asawa. Wala, tame lang. Hindi. Eh kung yung asawa nag-re-relieve sa mga general, may something's wrong. At kung kunyari sa chief of staff, nakikita mong ganon, hindi ako papayag pagka ganon. Diba, putrak is kasino ka ba? First lady ka lang eh. Ang ano ko, commander-in-chief, bago ka mag-relieve, kausapin mo na, Mr. President, ano ba? Ikaw ko, under desire kang BBM, totoo bang nire-relieve ng asawa mo yung ano-ano? Hindi ako papayag. Hanggang hindi sinasabi ng commander-in-chief na i-relieve yung tao. But you better have a good reason bakit mo nire-relieve, Mr. President. So what kung commander-in-chief ka, pero teka muna, ikaw ang sisira sa chain of command natin eh. Hindi porque you're drunk with power and then you will do kung ano yung konsunada ninyong gawin, eh wala. Tanong, wag yung ano, basta kinakailangan lahat ng ginagawa ninyo, eh nasa hulog. Pagka wala sa hulog, wala talaga, mangyayari. Nasasakripisyo yung organisasyon. And down the line, hanggang tropa, we cannot afford na magkawatak-watak tayo. Hayaan yung watak-watak yung mga ano natin, politiko. Hayaan nyo sila. But the armed forces should be solid. No? If war breaks out, at least solid kayo. Walang nalilihis, no? Isa lang ang focus, depensa ng bayan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!